Ngayon po ay Miyerkules ng ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pagdating kay Saul, sinabi ni David, "Di po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Filisteyong yon. Ako ang lalaban sa kanya." Sinabi ni Saul, "Hindi mo kaya ang Filisteyong yon. May gatas ka pa sa labi samantalang siya'y isang kilabot na mandirigma." Idinugtong pa ni David, "Ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng mga oso ay siya ring magliligtas sa akin sa Filisteyong iyon." Kaya't sinabi ni Saul, "Kung gayon, labanan mo siya at patnubayan ka nawa ng Panginoon." Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa, isinilid sa kanyang supot na pampastol, at lumakad upang harapin si Goliath. Si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David sa hulihan ng tagadala ng kanyang mga sandata. Nang makita niyang si David ay musmos, hinamak niya ito at pakyutang tinanong, "Anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo at tungkod lang ang dala mo?" At si David ay sinumpa ni Goliath sa ngalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, "Halika nga rito nang maipakain kita sa mga ibon at mga hayop." Sumagot si David, "Ang dala mo'y tabak, sibat at balaraw, ngunit lalabanan kita sa ngalan ng Panginoon, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ibibigay ka niya sa akin ngayon. Pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain kita sa mga ibon at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay at makikita ng lahat na narito na makapagliligtas ang Panginoon kahit walang tabak at sibat. Siya'y makapangyarihan at ipalulupig niya kayo sa amin." Nagpatuloy ng paglapit si Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David habang dumudukot ng bato sa kanyang supot. Tinirador niya si Goliath at tinamaan nito sa noo. Bumao ng bato at si Goliath ay padapang bumagsak. Natalo ni David si Goliath sa pamamagitan nga ng tirador. Napatay niya ito bagamat wala siyang tabak. At patakbong lumapit si David, tumayo sa likod ni Goliath, binunot ang tabak nito at pinugutan ng ulo. Ang salita ng Diyos. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang puon na aking sanggalang. Sa pakikibaka ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago. Alpay tutugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob. At iniligtas mo si David mong lingkod. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ng isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga.
para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. "Halika rito sa unahan." Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, "Alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?" Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampo ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang aral at hamon sa atin ng mga pagbasa ngayon. Sa unang pagbasa, iniiwan ang mensaheng kapag ibinigay mo ang buong tiwala sa Diyos ay makakamit mo ang iyong dalangin. Hindi ka mangangamba sa anumang hamon ng buhay dahil naniniwala ka na may Diyos na nagmamahal sa atin ng lubos. Kapag ikaw ay dumalangin sa Diyos ngunit nag-aalinlangan ka pa din ay hindi ka lubod na nananalig sa Kanya. Kaya tuwing tayo ay dudulog sa Panginoon ay ipanatag mo ang iyong kalooban at manampalatayang diringgin tayo ng Diyos katulad ni David. Sa ating ebanghelyo naman ngayon ay ipinabanatid sa atin na ang paggawa ng mabuti ay walang pinipiling tao, oras at pagkakataon. Gawin mo itong kasama na sa iyong sistema. Ang pagtulong sa kapwa, ang pagpapatawad sa kapatid o sa kaaway, ang huwag magpatihulog sa tukso ng kahalayan at kamunduhan, at ang pagmamahal sa kapwa at lalong-lalo na sa Diyos.